Kasabay ng pag-aanda sa mga puntod sa iba't ibang sementeryo, pansamantala namang pinaalis ang mga naninirahan sa loob ng Manila North Cemetery bilang pag-aanda pa rin sa pagbuhos sa mga dadalaw. At live mula sa Maynila, saksi si Dano Tingkungko. Dano? Iga, nakausap ko ngayon ilang mga nakatera rito sa Manila North Cemetery at ang problema nila kung saan sila lilipat pansamantala habang undas. Kasama ng kanyang live-in partner, 10 taon nang nakatira at dito na nagkalimang anak sa Manila North Cemetery si Joy, hindi niya tunay na pangalan. Itong bahay na ito, nahahati sa dalawang bahagi. Itong kinatatayuan natin, originally, bakanteng lote na tinayuan nila ng estruktura para matirhan. Itong lugar na ito, walang puntod, pero paglagpas dito sa butas na ito, at paglusot natin dito sa kabila, ito na yung aktwal na puntod. Ito yun. Na nagiging tulugan ng mga bata paggabi. Sinanay ko ng sarili ko. Wala namang gawa eh. Okay naman to eh. Ang pinaalis lang kasi yung mga madudumi. Tignan yung papal-papal. Ang ibang informal settlers na una na raw pinaalis bilang paghahanda sa undas. Pero ayon sa pamanuan ng Manila North Cemetery, may mga natitira pa rin tulad ni Joy na pinapayagan daw ng mga may-ari ng musuleo. So, kung may reklamo doon sa mga nakatira ron, bukas po ang tanggapan ng Manila North Cemetery para matugunan yung inyong reklamo. Kasabay ng pagpapaalis sa mga nakatira sa loob ng sementeryo, ang puspusang paghahanda para sa undas. Ang mga tindahan, kabilaan. Netong buong maghapon, naging abala marami sa sementeryo mula sa pag-aayos ng ilaw hanggang paglilinis ng mga puntod. Marami na rin naglilinis sa La Loma Catholic Cemetery, gayon din sa Manila South Cemetery. Doon, magkakaroon pa ng libreng wifi mula October 31 hanggang November 3. Dagsa na rin ang mga bumibili ng kandila sa Divisoria. Bukod sa mahigit 5 piso kada pirasong kandila, meron ding mga espesyal na kandila na may iba't ibang disenyo. Ang mga bibili naman ng bulaklak, pwede raw samantalahin ang mababa pang presyo sa dangwa. At igan, paalala naman ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa mga dadalaw, bawal pa rin ang mga matutulis na bagay, alak, mga malalakas na sound system, maging mga baraha. Bukas naman, simula alas 6 ng umaga, bawal na ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. At live pa rin mula rito sa Maynila, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.